Yeah, boy! Yo, so welcome back again mga papi sa panibagong video ko dito sa YouTube. And today is iniinom pa lang ako ng kape kasi kakagising ko lang, no? So, ang gagawin ko lang ngayon is, wala lang. Vlog lang. Pagdagdag video sa YouTube, no? Para ma-monetize na tayo, para maging 4K watch hour na tayo. Diba? So welcome sa new look ni Joms Channel, no? Medyo matanda na yung mukha ko kasi hindi pa ako nag-a-ayot ng tawag dito, bigote at saka balbas, no? So hindi pa ako nag-a-ayot ng at saka balbas, no? So ngayon nga is wala tayong gagawin kasi vlog lang tayo, no? And mamaya mag-grocery ako pero kasi hindi ako nagdadala ng cellphone sa labas kasi hindi pa ako ganun kalakas ng loob para makapag-vlog sa labas, no? Medyo naiilang-ilang pa ako kasi ewan, parang naiilang pa ako na mag-vlog sa labas kasi may mga ibang tao, no? Pero darating din ako dyan, magpa-practice ako mag-vlog sa labas para in case na maging okay na lahat, eh makapag-vlog na tayo sa labas, no? So ngayon, mamaya mag-grocery pala ako, no? Bibili ako ng mga kailangan, mga pinapabili sa akin. Tapos, mamaya ipapakita sa inyo yung mga nabili ko, no? Pero sana madala ko tong camera ko sa labas para alam mo na, para meron tayong video outside world, hindi lang dito sa bahay, no? So guys, pakita ko lang sa inyo ulit yung mga isda ko, ayan. Bali, tatlo sila dyan, dalawa yung nandyan, tapos mayroon pa sa likod, no? Pangalan niyan is, ang tawag dyan is Venus to Cichlid, no? So, nakikita sila sa Africa Malawi Lake, based dun sa nabasa ko. So, ito naman is aquatic plant, no? Totoong halaman yan, hindi lang siya basta halaman kasi halaman siya na nabubuhay sa mga tubig, no? So, ayan sila. Then mayroon pa dong isa sa likod pero hindi nagfo-focus yung phone ko. Ayan, dalawa sila dyan, tas ito isa. So mahilig silang sumiksik yan sa gilid, di ko alam kung bakit, pero sabi kasi sa napanood ko, no, need nila ng mga parang hiding place, mga cave ganun, pero wala pa tayong budget para dun sa mga pang decor dyan. Pero merong ibibigay sa akin yung kaibigan natin na si Echo na mga pebbles, kaya baka mamaya ako makuha, kaya malalagay natin mamaya na mga pebbles yan. And ito naman yung pangalawang aquarium ko. So mapapansin nyo, dalawang goldfish yan, tapos meron tayong pleco dito. Yung pleco is janitor fish, no? And yung dalawang yan is rainbow shark siya, hindi siya totally pating, no? Ewan ko, di pa ako masyado nagre-review about dyan, pero ayan, ang tawag dyan is rainbow shark. So yung isa is albino, kung mapapansin nyo, kulay puti siya, tapos yung isa naman kulay itim. Nagandahan ako dyan kasi yung buntot nila tsaka yung palikpik nila sa ibabaw is kulay pula, tapos kapag madilim is kumikinang talaga siya. And itong goldfish ko na itong dalaw, matagal na to, mga strong na yan. hindi sila namatay, no? So yung kasama kasi nila dati na isa, yung parang koi yung style niya, is namatay, kaya ayun, dalawa na sila natira. And lastly is ito, betta fish, no? Mapapansin nyo, wala siyang filter o kaya oxygen kasi kahit wala silang ganon is mabubuhay sila, no? Ayan, kulay parang violet siya. Cute niyan eh kasi ganyan siya, maliit lang, tapos sobrang haba ng palikpik niya. And kung mapapansin nyo rin mga papi kung bakit wala siyang kasama, kasi hindi sila pwedeng samahan ng isda kasi territorial sila, inaaway nila. A few inches later. So mga papi, nandito tayo ngayon sa meet-up place namin ni Echo kasi kukunin ko na yung pebbles nga dun para sa aquarium natin. Kung napansin nyo naman kayo, di ba sinabi ko na maglalagay tayo ng pebbles dun sa aquarium para medyo gumanda-ganda yung aquarium natin. So waiting tayo sa kanya, siguro mga 3 minutes na or 5 minutes na yung nakalipas pero wala pa rin siya. Pero sabi niya on the way na raw siya, kaya hintayin natin siya dito. Here we go, boys! So nandito na si Boss Echo.
Yan. So, makukuha na natin yung pebbles para sa aquarium. Gaganda na yung aquarium natin. So, bibigay ko lang, ibibigay niya lang sa akin yung pebbles para malagay ko na sa bag. So, balik tayo mamaya. Swap? So, balik tayo mamaya. Whee! A few inches later. So, we're back at the house, guys. Naka-vlog ako eh. So, nandito na tayo sa bahay, mga papi. And nakuha na natin yung pebbles, no? Kay Echo, kaya salamat sa'yo, Boss Echo. And mamaya na tayo maglalagay ng mga pebbles, kasi magtatanggal pa ako ng bag, at saka, yun, ng bag lang, kasi pinag-grocery ako. Hindi naman siya totally grocery, pinapabili ako ng mga gamit, mga illustration board, kasi nga magpipainting yung tita ko mamaya. So, mamaya na tayo mag-aayos ng aquarium pagbalik ko. So, let's go! So, nakauwi na tayo. Ganun lang kabilis yun. No? Sad to say, hindi ako nakapagdala ng camera kasi nga, marami yung bitbit kasi nagpabili pa yung lola ko ng lupa, tapos meron akong bitbit na limang illustration board, tapos kung ano-ano pang gamit na gagamitin ng tita ko. So, ngayon, nakauwi na talaga ako. And nandito na ako sa bahay, no? And meron akong dalang foods kasi ako ay nagugutom at nanlibre yung tita ko. So, pagkatapos natin kumain, eh, mag-aayos na tayo ng aquarium para naman gumanda na yung itsura niya. So, kain muna tayo. Sigutom na ako eh. Okay? 1 minute 37 seconds later. So, pagkatapos ng lahat, eh, nandito na ako at nakaprepared na yung kakainin ko. And kakain ako sa harap ng aking aquarium kasi trip kong manood sa kanila habang kumakain, no? So, ayun yung kain natin, fried noodles tsaka burger from Minute Burger and Hong Kong Style from Hong Kong Style, no? So, kakain na tayo. Itadakimasu! So, ito na nga, mga papi, no? Tapos yung chopstick nila, no? Napansin ko lang, kasi yung ibang chopstick, di ba, kung mapapansin nyo, is meron siyang parang magkadikit dito, tapos pag ihiwalay nyo siya ng ganun. Pero yung chopstick nila dun is magkahiwalay, no? So, ayan. Kailan lang din ako natuto mag-chopstick nung pumunta kami ng Singapore, yata. Doon lang ako medyo natuto, pero talagang dati bobo ko dito sa pag-chopstick kasi ano, yung pag wag gaganyan ako, talagang gumaganon, nagko-cross-cross siya. Ewan kung bakit, pero at least ngayon okay na, di ba? So, ito yung laman niya, no? Ayan, may dalawa siyang siomai, tapos meron siyang Hong Kong style noodles. So, we will try this. And masasabi ko, garantisado, sobrang sarap nito kasi ilang beses na kami bumili dito, kaya hindi ako ipapahiya nito kasi sobrang sarap talaga nito. So, yan. After all these years, makakakain na rin talaga tayo, no? Sobrang dami kong ginawa kanina. Nakalimutan ko na rin kumain, no? Pasensya na kayo sa background, maingay. So, wala tayong magagawa dyan kasi sila yan, no? So, tayo dito, kakain lang tayo. And, yo. So, haluin ko lang muna. Daily vlogs. So, ayan. Okay na. And, let's try it out. Tastes so good, no? Sobrang sarap talaga niya. Hindi ko makupas yung sarap niya. Kahit pa ulit-ulit yata akong kumain ng ganito eh. Hindi ako magsasawa. So, ito yung brand. Ayan. Hong Kong style noodles. Hong Kong style noodles. Sarap! Mukbang. Mukbang pero ganito lang karami. Then let's try the siomai. Beef siomai siya. So ayan. Sarap. A few moments later. And boom! Boom! Tapos na tayo kumain. Makita tayo sa rooftop.
Kasi nandito yung mga bato natin na binigay ni Echo, no? Kaya ang ginawa ko kanina is nilinis ko muna siya. Tapos binabad ko siya sa tubig para matanggal yung mga dumi-dumi niya, no? Yung mga dirt-dirt niya. So ngayon, kinuha natin to. Kukunin natin to, ibababa natin para mapag-set up na rin tayo ng aquarium, no? Siguro hindi ko na isasama yung ano, hindi ko na isasama yung paglagay natin ng aqua ng mga bato doon sa aquarium kasi hindi ko alam kung gaano nakahaba to siguro. Siguro abutin to ng mga 1 hour. So pakita ko lang din pala sa inyo mga papi yung nangyari dito sa rooftop, no. Kung dati napapansin niyo na marami siyang halaman, ang dami sari-sari yung tanim, ngayon parang ni-renovate ng lolo't lola ko. So bali inayos nila yung rooftop tapos ganito na yung naging itsura. So papakita ko sa inyo mga papi. So ditong side is naayos na yung kubo, pwede na siyang pahingahan, no. Inayos na yan, tapos nilinis na sa loob. Tapos ayan, kumonti na yung halaman dyan, hindi na siya itambak. Tapos ayan, inaayos pa kasi maglalagay ng patungan dyan. Tapos ayan, ito yung pinakamagandang part, eh. Kapag nakaupo ko sa kubo tapos makikita mo tong part na to, ang ganda. Sabi ko nga maglagay sila ng grotto banda rito para medyo maganda-ganda kapag nakaupo ka sa kubo, makikita mo na meron fountain na umaagos-agos, parang ganun. Tapos dito naman, ayan, so maluwag na rin mga papi. And papakita ko sa inyo, no, sobrang dami naming sili, ayan, mga bunga ng sili. Meron tayo mga talong, ito mga talong to, ayan. Tapos meron tayo ditong mga ampalaya, ayan, kung makikita nyo, wait lang, against the light tayo, eh. Ayan, so may papapansin nyo ang palaya yan. And isa, meron din dito, dalawa, tatlo, apat. So merong apat na bunga. And yung aratilis is naputol na. So ayan, ayan. Kung buhay pa sana si Ana, malaki yung matatakbuhan niya rito, malaki yung magagalaan niya, kaso wala na siya. So rest in peace Ana, si Ana yung aso namin dito. Ayan, may mga malunggay dyan, kalamansi, nandyan pa rin. So ngayon, kukunin na natin tong bato. Ito. So binabad ko siya dyan, ayan, para matanggal yung mga dumi. Kung makikita nyo mga papi, may mga itim-itim siya. Ayan yung duming sinasabi ko sa inyo. So ngayon, ibababa na natin to para masimulan na natin na malagyan ng mga bato-bato yung aquarium natin. Para naman bago maggabi, no, bago tayo magpahinga, is makikita na natin siya na maayos. Tara na, gawin na natin kasi paggabi na, eh. Let's go! So ito na mga papi, sinisimulan ko na, no. So bali nilabas na natin yung isang halaman. Ayan. And nagbawas na tayo ng tubig na isang tabo. Kasi pag naglagay tayo ng bato, baka umapaw-apaw siya. So yon. Fishy-fishy! Hey, fishy-fishy! Hey! Fishy-fishy! Ang cute. Fishy-fishy! Ang cute ang putik. So, sisimulan ko na. Para matapos na yun. Mamaya papakita ko lang sa inyo yung finish product niya. So, let's go! So tignan niyo siya mga papi. No? Habang naglalaglag tayo ng pagkain. Ang naglalaglag tayo ng bato, akala nila pagkain kasi hinahabol nila. Ayan. Ayun, oh, tawing. Akala nila pagkain kasi hinahabol nila. Ngayon ayaw na nilang habulin. Ayun. Bakit hinahabol? Men, hindi mo niya pagkain, bato yan. So pag naglalagay ako ng mga bato, kahit dun sa unang aquarium ko, eh ganito yung nangyayari, no. Paisa-isa nilalagay ko kasi nakakatawa, kasi hinahabol nila yung mga bato kasi akala nila pagkain. Ayan, may crystal. Hindi pagkain, men. Okay, nakain yan. So we're done mga papino, and ito na yung finished product ng ating inayos na aquarium, no. So may mga bato-bato na siya. Tapos ang ginawa ko, yung dalawang halaman na yun is pinaghiwalay ko, yung isa dito sa corner tapos yung isa dun sa corner na yun. And then mayroon tayong dinagdag na, ayan, yung kulay blue, kung mapapansin nyo, is
hideout siya. So bali taguan niya ng mga fish natin. So bali mga fish kasi natin dito, yung mga cichlid na to is mahilig silang sumiksik sa mga gilid-gilid, and parang gusto nila lagi na meron silang natataguan na part ng aquarium. So ayan na yung finished product ng ating inayos na aquarium. So good job, man. So yun na mga papi, no, tapos na tayong mag-ayos ng aquarium, and meron pa tayong aayusin mga kalat. So ayan, and ayan pa. So hanggang dito na lang tayo mga papi. Maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy niyo itong video na to, no? Daily vlogs to, panigurado. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana huwag mo kalimutang mag-like and subscribe. And then click mo na rin yung bell, papi, no? Kung tinapos pa itong video hanggang huli. So hanggang dito na lang tayo mga papi. Maraming salamat ulit sa panonood. Peace, mga papi.